panukalang dagdagan ng 100 piso ang arawang kita o itong daily minimum wage ng isang pangkaraniwang manggagawa. Inihain po yan sa Senado. Tingnan natin ang reaksyon si Carlos Oñate ng Trade Union Conference, Trade Union Congress of the Philippines. Opo, magandang umaga, Sir Carlos. Magandang umaga din po sa inyo sa lahat po ng ating mga tagapakinig ng umaga. Yes, sir. This is Aljo Bendijo. Naka-live na po tayo ngayon sa Punto Asintado Reload, Radyo Pilipinas at PTV. Sakto na ba ito? Sapat na itong 100 pesos daily minimum wage increase for private sector workers? Ang PUCP po, wini-welcome po natin na yung 100 minimum wage increase act po ay nakarating na ho sa plenaryo ng Senado at sana ho talakay na tungo sa pagpasa ho. Kung maalala nyo ho, yung PUCP ho, no, sa aming representative po sa House of Representatives, si Deputy Speaker Raymond Mendoza, ay nag-file din po ng House Bill number 7871. Yun naman ho yung 150 pesos na wage increase act. Ngayon, no, itong mga legislated wage increase, oh, yung 100 o yung 150 po, ang amin hong punto rito ay sa itong wage recovery ho na para hubawiin yung nawalang halaga ho ng sahod na dahil ho sa inflation. Ngunit patuloy pa rin ho, kagaya rin ho na sinabi rin ho ni Senator Estrada, na kahit ho madagdagan ho ng 100 pesos yung minimum wage ho ng ating mga kababayan, malayo pa rin ho ito dun sa ating ultimate aspiration na family living wage na itinakda ho ng saligang batas. Ayun, malayo pa tayo from meeting the basic needs of workers' families. Ano itong mga basic needs sa tingin ninyo na at least man lang ay mabibili at makukuha natin with this 100 peso daily minimum wage increase na panukala? Opo, yung 100 pesos ho ay napaka-welcome development ho kasi ho yung mga regional wage boards ho natin nagbigay lang ho ng around 30 pesos to as much as 50 pesos ho. So napakakulang ho noon. Tapos ho yung binabanggit ho namin, meron ho kaming datos before na yung tinatagong pinggang Pinoy, yung kinakailangan ho na daily healthy food requirement ng isang pamilya ay nasa 900 pesos sa isang araw. Back in 2019 pa po yun. Tapos yung latest estimates ho ng family living wage, yung mga estimates ho ay naglalaro ho sa 1,100 pesos. So kung yung pinakamataas ho na minimum wage sa National Capital Region, nasa 610 pesos, lalo na ho mas mahirap pa ho yung mga nasa kababayan natin sa Mindanao, sa Bangsamoro, na nasa 300 plus lang po yung minimum wage ho nila. Alright, sasapat na ba ito sa gastusin ng isang pangkaraniwang manggagawa talaga? Ano po ang nakikita niyo dito? Dapat bang dagdagan pa ito? Sa amin ho, itong 100 pesos, o kagaya ho nung binanggit ho namin, saka yung patuloy ho namin sinusulong na 150 pesos, maibisan lamang ho nito yung nawalang halaga ho ng dahil ho sa inflation. Ngunit, kagaya rin ho ng nabanggit niyo, patuloy pa rin hong tumataas yung ating mga piliin. Bagamat ho pinupuri ho namin yung magbaba ho na ating inflation rate, nangangulugan din ho yun na tumataas pa rin ho yung presyo ng bilihin, pero mas mabagal na lang po. So again ho, yung aming panawagan ho is yung after ho natin ipasa ito, kaagad-agad itong wage recovery bills na ho ito, dapat patuloy ho natin yung diskusyon patungo ho dun sa living wage. Ang problema dito ay sa employer naman. Baka hindi daw nila kayang ibigay. Lalo't nagmamahal din ngayon ang mga bilihin. Nagmamahal ang logistic, ang transportasyon ng basic goods ng ating mga mamimili ng ating taong bayan. Yes sir, naunawaan ho natin yun, lalo ho yung ating mga small at micro enterprises, yung maliliit ho. Kung kaya ho dun sa panukala ho ni Deputy Speaker Mendoza, may nakalagay din ho dun na wage subsidy provision kung saan yung mga small at micro ho na hindi ho makakatalima dun sa panukalang legislated wage hike, kaya pwede ho sanang kumuha ng wage subsidy na itacharge ho sa budget ho ng Department of Labor and Employment. At like din ho namin bigyang diin na dapat ho yung wage increase ay hindi lamang ho matignan bilang dagdag gastusin ho. Pwede rin ho itong tignan ho ng ating mga negosyante, lalo ho yung malalaki,
na ito ho yung magpapataas din ho ulit ng demand. Kasi pag mas marami hong pera yung ating mga kababayang manggagawa, igagastusin din ho nila ito. At iikot lamang ho ito sa ating bumabangon na ekonomiya. May estimated value nga na ang bawat pamilya ay dapat at least kumikita ng 8,300... kinakailangan ng 8,379 kada buwan para lang ma-meet ang kanilang basic food requirements. So parang 280 pesos sa food expenses alone. Opo, considering nga na tumataas ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ng mga basic commodities. Anyway, bensahin na lang sir sa ating mga empleyado at sa ating mga employer. Go ahead. Yes sir, sa ating mga manggagawang Pilipino po ay sama-sama ho nating tutukan ho itong sinusulang ho no 100 peso wage increase ho sa Senado at ganun din ho sa House of Representatives si Deputy Speaker Mendoza rin ho ng PUCP ay meron din hong 150 pesos wage recovery act no. Patuloy ho nating tutukan, alam ho nating may hitap na panahon nito kung kaya't nangangailangan lalo hindi lamang ho ng wage recovery pero patuloy pa rin ho yung usapin patungo sa living wage na itinakda ho ng ating salitang batas. Maraming salamat po. Thank you, Sir Carlos Oñate, ng Trade Union Congress of the Philippines. Ano po reaksyon ninyo sa panukalang 100 pesos additional daily minimum wage sa mga pangkaraniwang mga manggagawa? Alam mo, actually akala ko academic na yan eh. Okay. Kasi noong una, ang complaint, eh mabagal kumilos yung, ano, yung mga regional wage board. Okay. Eh, noong sinasabi nila yan, noong nag-umpisa yung mga filing, kumilos yung regional wage board, natapos na halos lahat. Mm. Ano, so parang academic na yung, ano, plus, yung sinasabi na ano, eh noong unang hearing dyan, maliwanag naman, lahat ng economic managers, mga ekonomista, nagsalita, eh talaga namang ayaw niyan dahil ang sinasabi nga nila, eh it costs, gumaganda na nga yung inflation natin ngayon, eh estimation mga 2%, tataas na naman. Kawawa naman yung mga iba. Alam mo kasi, out of the 2 billion in the labor market, ang mabibinipisyohan dyan, wala pa 5,000. Out of 50, wala pa 5,000,000. No? Sila lang yung nasa formal market. E paano na yung 84% e nasa informal market? Wala naman mga employers yun. Oh. So hindi sila kasali. Pero sali sila pagka tumaas ang presyo. Sino ba yung mga yun? Na yung mga farmers, mga fishermen. Hmm. Mga market vendors, mga drivers, mga tricycle drivers, mga saan nila huhugutin yun? Mm. Plus, alam mo naman, ginagawa ng mga kumpanya, lalo na yung mga maliliit, pagkakaya ng merkado, nagtaas ng ganyan, ng sweldo, tataas nila yung presyo nila. Mm-hmm. Kung hindi kaya ng presyo, pagbabawas ng tao. Mm-hmm. O kung hindi pwedeng dalawa rin, nagsasara na lang. Mm-hmm. Katunayan, do pandemic, 90% yung mga enterprises natin, yung mga micro eh. Marami din, kalahati niya nagsari. Mm. Marami din, di pa nagbubukas, nanonood kung kaya nila yung ano. Yung mga micro na pumasok, yung mga bagong pasok yan. Nanonood. Pagka ganyan, inihintay nila yung resulta niya. Akala nila tapos na iba nagbubukas na eh. Nagulat na naman doon sila eh. Mm. Bakit pinag-uusapan pa eh. Tinapos sa ano yan. Eh, ang nagtutulak lang naman dyan, yung mga proponent, ala namang naniniwala na kayang ibigay yan, eh yung sinasabi nila, maraming mga kumpanya ang kaya-kaya. Alam mo, 90% ng ating, 99% natin small and medium. Pero 90% eh micro. 8% yung small. Hindi kaya ng mga micro. Ay, naku, definitely hindi kaya. Eh, yung pasweldo lang, linggo-linggo, bumbo dyan eh. Hindi, tsaka kawawa, yung mga wala namang employers, 84% yun. Hmm. Yung mga farmers, yung mga, anong gagawin nila? Akala nila, nagsasurvey, survey pa rin.
ayos pa na taas sa sweldo. Marami pa bumoto. Oh, hindi naman nila naiintindihan yung issue. Hindi naman sila kasali ron. Oh. Kasali sila sa taasan ng presyo. Di bali doon sa mga employer, baka ba niya kumikita talaga ng malaki? Pero ito mga MSMPs, ito mga maliliit na negosyante, talagang mahihirapan. Oo, hindi kaya. Yung mga large, sobra-sobra pa rin ang binibigyan. Pati ka, may mga nagbibigyan ng 13 months pay to 17 months. Yung mga medium, okay rin. Yung mga small, marami ron, kaya din. Pero 90% micro. Micro. Ito micro talaga. Nun. Ano ba yung mga micro, sir? Anong mga ehemplo niyan? Anong klaseng mga negosyo meron? Micro? Yung sarisari store. Oh. Maliliit na negosyo sa puan tao. Ganun. Maliliit na benta. Paano na yung mga yun? Marami na nga nagsara. Marami nang gusto magbukas. Nagtatanong ano ba mangyayari. Oh. At hindi lang yun. Eka nga, kuya, nagbabaka sakali lang, natapos niya, para academic na kaya, para sino yan eh. Tapos na, napalabas na, inuulit pa nila. Akala nila, ganun lang yun. Pero alam mo, pati yung mga foreign investors na sinasabi nila, nakakatakot pumasok sa Pilipinas dahil may mga policies na bigla na lang napapalitan. Ano ba yung policy yung pinag-uusapan natin dito? Meron tayong tinayong wage board, tripartite wage board. Sinado, kongreso nagtayo niyan, nilagay nila yan, kinusunod. Kumbisa niyan, yan, ang representative niyan, nandyan yung employers, nandyan yung workers, nandyan ang NEDA, DOLE, DTI. Taon-taon ginagawa nila yan. Kumbisa, wala pang application, voto proprio, ginagawa nila yan. To the point, na pinakamababa ang sweldo natin nung araw, pero unti-unti, mga 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos a year, pinakamataas na tayo ngayon dito sa lugar natin. Kung hindi mo pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas. Tapos, sasabihin sa mga investor, kung yan ka, meron kayong policy na ganyan, bigla na lang all of a sudden, may nag-file, papalitan nyo. Paano kami mga investor? Hindi namin malaman ang gagawin namin. Okay. Sige, yan ang problema. Alright, sige. Maraming salamat po, Ginong Sergio Ortiz Luis, ang Pangulo ng Employers Confederation of the Philippines, so ECOP. Ingat po, sir. Maraming salamat din sa inyo sa ating mga tigipakinig.